Hi! Welcome sa ating tutorial. Sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo the basic of PHP. What is PHP? Or ano nga ba si PHP? So, PHP stands for Hypertext Preprocessor. Ito ay server-side scripting language kung saan nag-i-execute ito sa server. So, PHP was created by Rasmus Lerdorf noong 1994. Ito ay ginagamit sa paggawa ng isang dynamic website. So, here are the examples ng mga websites na gumagamit ng PHP. Number one, Yahoo, Facebook, Wikipedia, Tumblr, WordPress, MailChimp, Flickr, iStock Photo, Baidu, and Canva. So, ito yung mga sikat na mga websites na gumagamit ng PHP. So, how much the cost of a website? So, sa akin, sa mga na-research ko, depende sa laki at gamit ng isang website na ipinapa-develop sa iyo. Based sa na-research ko, mga nasa $1,000 to $50,000 or more ang isang website. No? Depende sa gamit at laki. So, kung i-convert natin yung $1,000 to $50,000 sa peso, talagang malaki. No? Malaki ang kita sa pag-develop ng isang website. So, pwede kang maging freelance programmer or pwede kang mag-apply sa isang company. So, marami kang papasukan na trabaho kapag isa kang web developer. So, nasa iyo na iyon kung saan, kung anong field ang papasukan. So, ano ang mga requirements sa pag-develop ng isang dynamic websites? So, number one, kailangan natin ng isang desktop computer, a laptop, or a cellphone. Number two, yon ang local server or web server. Number three, kailangan din natin ng isang text editor. Number four, a browser. So, I preferred to use Google Chrome and konting background sa programming. So, ito yung mga requirements na kailangan mo bago ka gumawa ng isang website. Let's proceed to our coding. So, before you start coding in PHP, make sure na naka-install na tayo ng isang local server. Ang local server na gagamitin ko ay XAMPP server. Okay? Ito. Okay? So, once na-install na ito sa ating desktop computer or a laptop, pwede na tayo mag-code ng isang PHP. Just open this window. There are three ways you can open this control panel. So first, go to taskbar if naka-save dito sa taskbar. Number two, punta tayo sa ating desktop and saka hanapin lang yung XAMPP control panel, ang control shortcut. Ayan. Just double click and then it will open this window. The third one is go to your computer, this PC, local desk C, and then dito yung default na installation location ng ating XAMPP. Sa local desk C, open the XAMPP folder, and hanapin lang yung si XAMPP. Ito yung ating XAMPP control panel. Yung Apache natin, start lang. So kung gagamit tayo ng isang database, so start din natin ang ating MySQL. Hindi naman tayo gagamit ng SQL ngayon. So, Apache lang ang ating start. So, now our Apache is running. So, pwede na tayo mag-code ng PHP. Okay? So, next, just close this window. Okay? Kahit i-close mo yun, nasa background pa rin yung ating XAMPP. So, running yung ating XAMPP server. Okay, next. Kailangan naman natin ngayon is yung isang text editor. So, a text editor, it can be a Sublime, a TextPad, a Notepad++, or anything na text editor. So, just open the Sublime. First thing first na natin gagawin is mag-create ng isang folder. So, ang folder na ating gagawin, yun ay yung location ng ating mga PHP files na ginawa. Okay? So, paano mag-create ng isang folder? So, punta ka lang sa file, gamit yung text editor, and then open folder. Next, punta ka sa local desk C, hanapin mo si XAMPP, and chdocs. So, never mind the other folders here. So, i-focus lang natin yung ating attention sa chdocs. Kasi ito yung default na folder kung saan dito inilalagay yung ating mga
projects or PHP projects or a website. Okay? So, ito lang yung hanapin mo sa HT Docs. Huwag ka nang humanap ng iba. Okay? Baka masaktan ka lang. Okay? So, i-open lang si HT Docs. As you've noticed, magkaiba yung aking folders sa inyo kasi ito yung mga projects or mga sample programs na ginawa ko dati. Okay? So, ito. Kung wala ka pa na folder, kung hindi ka pa nakapagawa ng folder, just click the new folder and then type the name of the folder you want. Say, for example, I say your last name. So, I will use my last name and say Suerte. Okay, ayan. So, open. Double click to open. And then, oh, ayan. Click the Suerte and then click. So, nanotice ninyo, wala pa tayong isang file. So, bali, zero si Suerte. Wala pang laman. Okay, so gagawa tayo ng isang PHP file. So, just close this window. Okay. Next is, gagawa tayo ng isang file. So, to create, just go to file, then click new file. So, this is the first building block of code in PHP. So, we have the opening block, which is less than question mark, PHP. And we have the closing block, which is question mark and then greater than symbol. So, next, just point your mouse pointer here in between the P and saka the question mark. Ayan. Now, let us save this file into our folder. So, to save, just press Ctrl S and then look for your folder na ginawa mo. Kanina, the ZAM, HT Docs, look for Suerte folder. Ayan. Then, inside that folder, dyan natin i-save yung ating file. Example, hello_world.php. So, to save a PHP file, make sure nilagyan mo ito ng .php. And then, save as type as all files. Okay? So, next, click save. So, how to display or how to check if our program is correct or not? So, saan natin siya makikita yung output? So, makikita natin yung output gamit yung ating web browser. Dahil ito ay web-based or ito ay website, kailangan natin ng isang web browser. So, how to run your first PHP program? So, in the address bar, just type localhost/, ang name na folder na ginawa mo. So, in my own, I have Suerte. Okay, so this is the name of the folder kung naginawa ko kanina. Then /, the name of the file na PHP. So anong PHP na ginawa mo? So hello_world. Make sure to put the .php. Okay, so yung ating browser ay gagamit ng isang localhost. Okay, si localhost, ito yung server na naka-install sa ating computer. Ito yung XAMPP. At saka hahanapin niya yung address na Suerte. Okay? So the first folder na hahanapin niya doon is yung HT Docs. Sa HT Docs, hahanapin niya doon si Suerte na folder. And inside that Suerte, hahanapin niya ulit si hello_world.php. Okay, so please hit the enter. So question, wala tayong output. Tama? Wala tayong output pa. Wala tayong statement dito na mag-output ng isang string. So there are two types of statements in PHP para i-output ang string. So the first statement, which is the print and saka echo.
So, ang dalawa ito is same lang yung functions nila. So, gamit tayo ng print at saka echo. So, print, ang purpose ni print is to display the text sa ating browser. So, print followed by double quotation or string. And inside the quotation, lagay natin yung string na gusto mo i-output. Say, hello world. Okay? Sa pinaka-last na statement, kailangan natin yung separator. Okay? Gamit yung semicolon. Which means ito yung end na ating code statement na print. Then, press Ctrl+S. Go to your browser and refresh. So, as you can see, meron na tayong output na hello world. Next, paano gamitin yung echo? So, just type the echo, double quotation, and say, welcome to my channel. Then, after that, just put semicolon. Click save, go to your browser, and refresh. So, meron tayong hello world, gamit si print, at saka, welcome to my channel, na gamit si echo. Question, bakit magkadugtong yung dalawang string? Bakit nagkadugtong? This ating code is naka-insert siya one line. Pero dito, bakit? Hindi. So, sa ating code ay wala tayong nilagay para mag-insert ng isang line pababa. Okay? So, PHP, pwede natin lagyan ito ng isang HTML tag. So, put a break line in this statement. Just add concatenation operator. So, si that is yung ginagamit natin na pangdugtong sa isang string. Gamit yung isang string para idugtong yung dalawa. Ito yung si that. Concatenation operator. So, insert natin yung quotation, a string, and the br na tag. So, we have HTML tag, which is br or break line. So, mag-insert ito one line pababa. Save, refresh. Ayan. So, hello world at saka welcome to my channel. Okay, so kung may mga questions sa ating tutorial ngayon, ay please leave a comment at saka paki-like na lang kung nagustuhan yung ang videos na ito. At please click the subscribe button. And para ma-notify ka sa mga latest videos, please click the notification bell. See you in my next tutorial. God bless.